Yun, magandang araw sa inyo mga ka-neighbor. Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Bali mga ka-neighbor, nandito ako sa bukid, kung saan lagi akong pumupunta. Ayan. Itong lugar na to mga ka-neighbor, yung makikita nyo may mga kawayan na nakatayo, may mga tanim yang sitaw. Ang problema mga ka-neighbor, itong nakaraang linggo, sinalanta nga kami ng bagyo. Kaya ang nangyari, yung mga tanim namin dyan mga gulay, nasira lahat. Ito, magaling-balita. Fail lahat ng aming tanim dyan. Wala kami mapapakinabangan, wala kami aantayin. Kaya napakasaklap ng pangyayari mga ka-neighbor. Nagsisimula na sana silang gumapang o tumaas. Saka naman sila binayo ng bagyo. Ngayon mga ka-neighbor, napapansin nyo medyo mausok yung paligid. Ayan. Nung nag-upload ako nung nagko-copra mga ka-neighbor, yung mga coconut shell o yung baon ng nyog, ngayong araw mga ka-neighbor, inuuling ko siya. Inuuling. Para gamitin sa pang-araw-araw sa kusina. Kasi ang gamit namin mga ka-neighbor ay kalandi uling. Hindi ko na naipakita sa inyo kung paano yung procedure, paano sinimulan, kasi may upload na rin ako nito nung una mga ka-neighbor. Kaya lang kasi wala akong maisip na content kasi busy ako, sinama ko na lang. Bali ito siya mga ka-neighbor, ayan, baon ng nyog. Ito, ayan, baon ng nyog. Meron yan dyan butas na kasing ang lalim niya ay 1 metro. Tapos ang lapad naman yan, 1 metro din. Pare sukat, 1 metro. Hanggat hindi nauubos yung bao mga ka-neighbor at hindi nagiging apoy o bagay yan, hindi natin yan tatakpan. So antayin natin tumaubos itong mga bao rito mga ka-neighbor. Ayan. Ayan, ganyan yung sistema niyan mga ka-neighbor. Ayan. Umuusok siya, kala mo nasa ano ka, purgatorio ng apoy. Ayan. Hanggat di nauubos yung mga baon na yan mga ka-neighbor, hindi natin pwedeng takpan yung butas. Ang mga material yan na gagamitin mga ka-neighbor pantakip, ayan. Yung dahon ng gabing lagalag, kung tawagin sa amin ay badyang, Makati yan mga ka-neighbor, yung katas niyan Makati. Ayan. Tapos itong puno ng saging, magsisilbing pangharang yan sa apoy mga ka-neighbor bago natin takpan ang dahon ng yung mga gabing lagalag o badyang. Itatagtarin natin itong puno ng saging para protekta dun sa apoy. Ipapatong natin yan dun sa nagbabagang apoy, saka natin lalagay yung dahon ng saging. E mamaya makikita nyo mga ka-neighbor. So yun na nga mga ka-neighbor, standby lang muna tayo para dito sa aking pag-uuling ng baon ng nyog. Yan po yung gagamitin namin sa kusina pang araw-araw sa pagluluto. Standby lang mga ka-neighbor. Yan yeah, mga ka-neighbor, bali yung baon kanina nakita yung isang tambak sa ibabaw ng butas, umuusok. Ngayon wala na mga ka-neighbor, apoy na siya. Aantayin na lang natin siya mga ka-neighbor na mawala yung apoy hanggang baga na lang ang matira. Init na lang. Saka natin ilalagay yun. Yun, nakita nyo, tinadkad ko na yung puno ng saging para ipatong dun sa ibabaw mamaya pagbaga na siya. Para hindi tayo mahirapan, itakip yung dahon ng badyang o wild na gabi. Kasi yun yung magsisilbing pangtakip natin eh. Pag nilagay natin yung mamaya mga ka-neighbor, at lalagay naman natin siya ng lupa para yung apoy tuluyan ng mamatay. Yan mga ka-neighbor, pagkatapos kong takpan, babalikan ko yan sa loob ng 3 araw. Para kunin na mismo yung charcoal na gawa sa pao. Yun na yung gagamitin natin mga ka-neighbor. So, standby lang. Antayin lang natin mawala yung apoy at maging bagong tuluyan na yung uling. Yan mga ka-neighbor, bali wala ng apoy. Pwede na natin siyang takpan. Tatakpan na natin siya para matay yung apoy. So, tara.
mga kanibor, wala na yung apoy. Hindi na tayo mahirapan takpan yung butas. Bali, lupa naman mga kanibor, ang tatapon ko sa ibabaw. Ganun lang ka simple na mahirap mga kanibor. Bali, natapos ko ng tabunan. Dadaling ko, secured ko na lang kung talagang walang sumisingaw na usok o apoy. Kasi pag kami sumingaw dyan mga kanibor, pagbalik natin dyan sa pagkalipas ng tatlong araw, abo yan. So, pag may sumingaw, abo. So, standby lang mga kanibor. Kaya ko lang lumayo. Yun mga kanibor, tapos na nating takpan. Ayan, nilagyan ko na rin ng mga dahon ng nyog at iba pang pwedeng makasagabal sa kung sakaling may mga babagsak na mga kung ano-anong bagay galing sa taas na pwedeng makabutas ng takip niya. Katulad yun ang sinabi ko, pag yan isumingaw, lahat ng pagod natin mga kanibor, sayang. Kasi pag sumingaw yan, yun, abo. Kasi sisingaw yung apoy, lalabas eh. Yan, ang ginawa natin kaya tinakpan para mamatay yung apoy, yung baga maging uling, charcoal ng bao. So yun mga neighbor, salamat sa konting oras ng pagsama sa akin dito. I-upload ko na lang din sa susunod yung resulta o sa pagkuha ng uling ng bao mga neighbor. Kasi kung aantayin natin yan, medyo matagal. 3 days kasi yan mga neighbor. So after 3 days, ipapakita ko naman yung ano, kung kukunin na natin yung uling ng baaw or charcoal. So, salamat mga ka-neighbor. Mag-iingat kayo lagi. Saan man kayo dako ng mundo o Pilipinas. Shoutout nga pala sa Team Bornebol. Mabuhay po tayong lahat.